Hinihintay na lamang ng barko ng Pilipinas na BRP Tagbanwa ang go signal para makapasok sila sa teritoryo ng Malaysia. Pakay nilang sunduin ang mga tauhan ng Sultanato ng Sulu sa Sabah, lalo na yung mga sugatan. May news to go si Chino Gaston. Amphibious transport ship ang BRP Tagbanwa na maaaring dumaong kahit sa mababaw na tubig. Dala ng BRP Tagbanwa ang bigas, pagkain at mga gamot na maaaring kailanganin sa humanitarian mission ito. Mahigit 2 linggo na itong nakadaong dito sa Cebuto Island, Tawi-Tawi. Kakay rin ng barko ang mga tauhan ng Social Welfare Department ng probinsya. May mga doktor ding kayang magsagawa ng minor surgical operation. Initially, we were told mission namin to fetch those people at tingnan yung pangangailangan nila in terms of health at saka medical na needs nila. This time, we were also told to prepare for any mga surgical cases like kung mayroong injured or wounded. Wala namang problema kahit mahigit 200 ang tauhan ng Sultanato ng Sulu sa Sabah. Malaki naman daw ang kapasidad ng barko. May aircon at sleeping quarters at may open space din sa deck area para maging higaan. Ayon sa kapitan ng barko, go signal na lamang ang kanilang hinihintay. Sakaling mapayagan na pumasok sa teritoryo ng Malaysia, e-escortan at higaguide naman daw ng Malaysian Navy ang BRP Tagbanwa patungo sa Lahad-Datu. 8 oras daw ang biyahe. On a regular basis, we've been conducting exercises with the Royal Malaysian Navy. As a matter of fact, on a quarterly basis, meron tayong border patrol exercise with them. We're tasked to ferry from Lahad-Datu yung mga kababayan natin. Matuloy man, dadalhin ng Tagbanwa mga sugatang Pinoy mula Lahad-Datu patungo sa Bungaw. Mula rito sa Cebuto Island, Tawi-Tawi. Chino Gaston, GMA News.